So hello mga ka-presents, welcome back to my channel, Wabagat Vlog. Kung nga pala si Jerome, maganda kayo pang 3 meters, pwede mo tignan. Pero wag mo lang titigil. For today's video nga, magpapa-APE tayo or annual physical examination they require sa aming company. So let's go! Ginawa sa akin kung ano yung mga process na nangyari kanina ay kakapagod. Kaya sana maintindihan. Una kasi pumunta ako sa MLC, sa Medical Lifestyle Center. Sa pasayo lang po siya. Status, kumbaga. Dahil importante yan na malaman natin talaga na alam na rin kung ano nangyari sa katawan. Kailangan natin magpa-check up. Huwag tayo magpuro-puro kung may mga nararamdaman tayo. Pero kailangan natin i-consulta sa may mas nakakaalam, mga expert kumbaga, para mabigyan tayo ng advice kung anong magandang gawin. Kailangan ng medication or huwag tayong mag-self-medicate para maiwasan lumala yung mga nararamdaman natin na minsan lumabi pa. Kaya huwag na natin itay na lumabi pa yung kalagayan natin. Kung may mga nararamdaman tayo sa katawan natin, magpakonsulta na tayo. Huwag tayong magdalawang isip na pumunta sa mga malapit na hospital para ipa-check ang ating mga sarili. So yun lang nga, nung pumunta ako sa MLC tapos nag-protocol pa kami. Una, nagpa-register ako sa reception area doon. Tapos, naghintay ako ng mga ilang minuto tapos para i-verify yung aking appointment. After that, nung na-verify na yung aking appointment, tinawag ako, kinuhanan ako ng kung ilan yung timbang ko. Buti naman, okay lang yung timbang ko. Timbang ko ngayon ay 70.5 kilograms. Thank you lang. Bumigat ako lang yung 72. Tapos, konting ano lang, 70.5. Tapos kinahan ako ng blood pressure. Yung blood pressure ba, 100/60. Tinanong ko naman po, ano yun, low blood na anemic pa. Or, sabi naman po, normal pa naman yung blood pressure ko. Hindi ako high blood pressure. Anemic o low blood. Tapos pagkaroon nun, pumunta ako sa kasi nga maraming tao pa doon sa extraction area doon. Tapos ilang minuto nag-i-tellit ako, sana all marunong mag-i-tellit. Nag-i-tellit ako ilang minuto, pauli-uli nag-i-x-ray na ako. Tapos ano lang, madali lang may x-ray, inhale talaga ng konti, inhale, yun na lang. Tapos after that, pumunta na pa sa extraction area. Sobrang dami ulit ng tao pero nasunod pa rin yung protocol na social distancing, wala naman nagtitigil. Tapos sobrang tama ng kadal grabe. Tapos yun, hinuhanan ako ng dugo, sobrang sakit nga. Tapos kinuhanan ako ng dugo, tapos binigyan ako na sabi ko lang ang interview na sinabi ng nurse at talaga
kapit ako, sinuhan na ako ng dugo. Nang ano na ako, pumunta na ako sa ophthalmology. Nagpa-check up ako doon, sabi nung doctor, kung tinanong ako kung nagsasalamin na, opo, nagsasalamin, sinusot mo ba? Hindi po, kasi hindi po ako sanay. Tapos napagalitan pa po ako kasi sabi ng doctor, dapat kung may salamin ka, dapat lagi mo na siyang sinusuot kasi mataas na daw yung grado ng mata ko. Yun. Kaya napagalitan pa ako, sige po, doc, susunod ko po lang. Makulit naman ako. Pero okay lang yan. Pa, kaya ko pa namang ano, mag-visualize ng mga nakikita. Yun. Tapos after that, yun na lang advice ni Doc na dapat daw mag-salamin ako araw-araw para hindi lumala yung taas ng lalo ng mata ko. Tapos after that, napakonsulta na ako ng doktor. Tinanong ko ng mga ano-ano kung meron ako na nararamdaman. Mahirap ba? Mahirap ba sa akin? Tapos kung may history daw ng high blood, may history high blood si father, sinagot ko din. Tapos chinek up niya ako dito. Tapos dito, wala namdaman siya. Nakita ang ibang tibok daw ako sa science ko. Kaya, okay na. Tapos, after that, pinapunta na ako, pumunta ko sa nurse station. Tapos sabi niya, last ano daw, sa ECG. First time ko magpa-ECG, kung ano ba yung ibig sabihin ng ECG. Basta ECG. Tapos naghubad ako, tapos chinek up yung mga dito ko sa paa, nilagyan ng ilang parang kable. Tapos pati dito ko, nilagyan ng kable. Dito, nilagyan ng kable. Tapos, tapos yung dito ko sa puso. Yan, nilagyan ng kable. Tapos may inano siya dun sa parang aparato na ilang minuto. Tapos tapos na. Yun na nga naging experience ko sa ating annual physical examination na nangyari kahapon. Kaya sana kayo mga viewers ko dyan, kung may mga nararamdaman kayo na sabi ko nga bago nagumita ang vlog ko, magpa-consulto na kayo kung may mga nararamdaman sa katawan nyo para hindi kayo magsisi sa huli na hindi kayo na naagapan yung mga nararamdaman nyo at mas lumala at minsan mantong sa mga hindi natin inaasahang bahagay. Kaya kayo, let's spread positivity. Yun na lang sinabi ko. Bago ko tapusin ang vlog ko, I would like to shout out kay Eugene Cuevas. Hi Eugene. Kay Patrick Rizkid. Tsaka si Mike Mamaril. Tsaka yung mga kaibigan ko dyan, si mga Avatar. Si Carlo, si Nat, si Sir Oliver, si Ate Rai, si Henry, tsaka si Mariela, tsaka si Mildred, tsaka si Henry. Stay happy and stay strong. Let's. Basta live life to the fullest. Bye guys. See you next vlog.